At kaugnay sa usapang pamilya at kustudiya, tulad na naging naman ang balita nitong mga nakaraang araw tungkol sa pag-aaway ni na Chris Aquino at James Yap. Sa mga ganitong sitwasyon ng paghihiwalay ng mga magulang, kanino nga ba dapat manatili ang kustudiya ng anak? Makakapanayam natin live si Attorney Yuli Cueva na isang family lawyer at senior partner ng Manalo Law. Magandang umaga po, Attorney Cueva. Morning, magandang umaga. So, pag naghiwalay ang magulang at kasal sila, kanino dapat manatili yung bata? Depende. Kung ang paghihiwalay ay usapan lamang at walang basbas ang korte, napag-uusapan ng mag-asawa kung kanino mapupunta ang mga bata. Pero kung merong tinatawag na basbas ng korte, katulad ng decree for annulment of marriage or a declaration of annulity of a marriage, ang bata ay ibibigay ng korte kung saan nararapat. Pero merong sinasaad ang civil code na ang batang ang edad ay mababa sa ay less below, than below 7, mananatili ito sa nanay. Kasi iniisip ng batas o mambabatas na ang nanay ay gagawa para sa kabutihan ng anak. So below 7, kahit na ang may kasalanan, kunyari ang may kasalanan ay ang nanay or mas may capability ang tatay na siya yung mag-alaga doon sa bata, sa nanay pa rin, basta under 7? Under 7, unless there are very compelling reasons. Like wala nga eh, wala kaming makita kasi may mga desisyon ang korte, like the Supreme Court, na kahit prostitute ang nanay, ang bata na mababa sa 7 taon, talagang sa nanay mapupunta. Married or unmarried yung babae? Yes. Nanay. Mas lalong may rason kung unmarried, illegitimate child yun, sa nanay talaga napupunta ang custody ng bata. So kapag above 7 ang bata? The child can choose. Mamimili siya kung kanino siya mapupunta, kung sa tatay o sa nanay, kung saan siya malapit at kung saan ang tingin niya magkakaroon siya ng mabuting kalagayan. So hindi tinitingnan dito yung financial status ng hindi. Both parents? Hindi. It's really the affection of the child. He would have the choice to go to the father or the mother. Ang hirap pumili pag mahal mo yung dalawa, no? Oo, titimbangin mo talaga. Lalo na may isip na ang bata na mataas ang edad sa 7 taon. So, pero dapat may third party na nagpo-process nito. Hindi pwede yung mga magulang mismo yung magtatanong sa bata, sino mas mahal mo, si mama o si papa, di ba? Depende rin kung sino nagtatanong. Hindi naman kailangan ang third party, like a psychiatrist to help you out. The child really makes a choice. So kung sakaling, kunyari, below 7 at nanatili siya sa nanay, meron bang karapatan pa rin yung tatay na makita? Or paano ba yung mechanism nun? Di ba kung meron ng decree of nullity of a marriage or a declaration of annulment of a marriage, maghihingin din ng, ilalagay din ng korte kung ilang beses makakabisita ang ama sa anak kung mababa ang bata sa 7 taon ang edad. Diba? Oo. So magbibigay siya ng dun sa decision mismo ng karapatan sa ama na bisitahin ang anak. Pero sa karaniwan, talagang ang tatay may karapatan bisitahin ang anak kasi nananatili pa rin ang kanyang parental authority sa bata habang ito ay minor di edad. And yung frequency ng visitation, really depends on the court or really depends also on the agreement of the spouses kung pwede ito mangyari. Kung hindi hostile ang parties in the case. Yung child support, pwedeng pilitin yung ama. O yung kung sino naman yung breadwinner na bayaran yung tuition. Kasi madalas akong nakakarinig ng mga, lalo na mga nanay, no? Na parang, ayan, hindi naman nakapagbigay yung asawa ko. May obligasyon ang tatay, kahit wala sa kanya ang custody ng bata, na bigyan ng suporta ang bata para sa kanyang ikabubuhay, para sa kanyang pag-aaral. At kapag hindi ka nakapagbigay ng child support, mafo-forfeit ba yung iyong visitation rights? Not necessarily. Hindi naman. But the one who needs support can go to court to compel the spouse who's to give support to give support to the child. Pwede bang umabot sa confiscation or expropriation ng property? Hindi. There's an order for the court to compel the husband to pay. Siguro kung
talagang ayaw niya, then it can be subject to an execution by the court. Meron court bang, can order an execution of the judgment to pay support or to give. Meron bang parusa sa, for example, kunyari sa nanay, kung kunyari inilalayo niya yung bata dun sa tatay or whatever? Wala naman. Walang there's no penalty for that. Wala. Pero basta kailangan lang bibigyan mo ng oras talaga dahil yun yung itinakda ng korte. O titignan mo yung circumstances ng nanay, kung nasaan ang anak, na kung mananatili, kung bibigyan niya ng pagkakataon ang tatay na bisitahin ang anak. Kasi kunyari kung ang nanay ay lumalabas ng bansa, lumalabas ng bayan niya para magtrabaho, then it is a reason also probably not to be able for the other spouse to visit and see the child. And I understand kapag aalis, kunyari dadalhin mo yung bata abroad, di ba may, you have to ask consent. Ask consent from the other party eh, di ba? Papa, yung sa DSWD, right? Kasi ipipigilan kayo ng doon sa Naya. Meron silang linawin ko lang na children's desk. Yeah. Sinabi niyo kanina na walang penalty when one parent prevents another parent from seeing the child? There's no penalty like so imprisonment or a fine. Uh-oh. You can just go to court and ask the court to give you visitation rights. Ang korte na ang magbibigay noon. Kasi may and then go to the circumstances and see why the other parent cannot visit. Para yung court ang magko-compel doon sa other party to let you visit. Yeah. Okay, paano naman sa mga adopted children? Yes. Ganun din ba yung mga karapatan or mga ang rules? Yeah, ang batang in-adopt, pareho ang kanyang karapatan with a legitimate child. Right. Mm-hmm. Pareho siya, the parental authority of the adopting parent, the right to be supported by the adopting parent, ganun. Pareho ang karapatan. Tapos, ang status, kumbaga, ng adopted child with a legitimate child ay pareho with respect to successional rights. Halimbawa, one parent has custody over the child pero napatunayan na hindi niya kayang paaralin at yung pangangalaga ay talagang nagkulang. Can the other parent petition or demand na magkaroon ng malipat yung custody to the other parent? Pwede. Pwedeng higin niya yon. Pero kahit sinabi na ng anak na mas gusto ko ito, yung mga hindi yung may kakulangan. Kasi lagi ang tinitingnan ng korte ang welfare of the child. Even the court can appoint a third party to act as a guardian for the child. Kung nakikita niya na ang bata ay hindi maganda ang kalagayan sa piling ng kanyang mga magulang. So pwedeng sa kalagitnaan kahit na ang una mong pinili ay kunyari ang nanay mo, pwedeng later on you choose your dad kung hindi na maganda yung pagtrato. Oo. All right. Are there other mechanisms or means short of court, going to court? Siyempre, iniisip ng maraming magulang kung pumunta sa korte, di ang magastos, baka kailangan pa kumuha ng abogado. Can they go to, let's say, the barangay captain para ayusin ito o yung mayor para ayusin yung mga ganitong klaseng di ba, problema? Diba ang karaniwan dyan, usapan mag-asawa kung kanino. But well, if it fails, of course, fails, yan ang first well, step. No? There are different, kung tawagin namin ay ADR mechanisms ngayon na you can resort to like mediation. Mm-hmm. It can be a voluntary mediation. You use a third party to mediate and see how things goes. Kung kanino mapupunta ang bata, titignan mo ang kapakanan ng bata. At may pirmahan din yon. Meron din yon. That will be honored by the yes. law? Okay. Yes. But there is also court annex mediation. Masabi ko na ito, na kung ang kaso ay nakasampa na, sa pre-trial stage, nagkakaroon ng court annex mediation. Doon pwedeng mag-usap ang mag-asawa, kung kanino mapupunta ang bata, kung magkano ang support ang ibibigay, yung terms ng kanilang settlement. And usually, gano'ng kahaba yung prosesong yan? Kasi alam naman natin na kapag mahaba yung prosesong ganyan, hindi yan maganda para doon sa kalagayan ng bata. In a way, I'm promoting court annex mediation. If you go through it, nasisettle yung kaagad kung successful ang mediation. But in ordinary court cases, the resolution of a case really depends on the load of the court. Right. But in cases, there are designated family courts already. Mm-hmm. Na tinututukan lang nila ang ganitong mga usapin. Kaya natututukan din. Karaniwan, siguro, mahaba na ang 3 taon, maiksi-iksi ang 1 taon. Pero
hindi rin natin maiwasan na mayroon mga circumstances din na nakakabalam ng pag-resolve ng mga kaso. So anong maipapayo ninyo sa mga magulang na dumadaan sa ganitong klaseng difficult na situation para naman mabawas-bawasan yung emotional stress doon sa bata? Wala namang lalayo sa pag-uusap, di ba? Mm-hmm. You always settle things if you have good communication between the spouses. Kung ano ang... Kasi silang dalawa, ang nasa puso rin nila ang kapakanan ng bata. Kaya hindi na sila lalayo dun sa usapin na kung ano ang terms ng settlement. Kapakanan talaga ng bata ang kanilang tinututukan, di ba? Alright. Maraming salamat po, Attorney Yuli Cueva, family lawyer at manager at senior partner ng Manalo Firm.